Once again, good evening everyone. So, yung time natin is malapit na siya, alas 9 something ng gabi. So, igawa pa ko ng yung diagram ng standard natin, yung battery size pang tilapia. So, bago na natin nag-upload yung housing niya, in-upgrade natin. So ito na po siya, gagawa tayo ng bago ng diagram nito at saka po yung mga function niya at saka anong capacitor ang gamit natin dito. So shout out na lang, peace be with you. So ito po kaibigan yung natin stunner yan. So ito drawing natin muna, magdodraw tayo, practice tayo ng drawing. So ang unang gagawin natin is I-core. So actually yung I-core natin dito is square. Square po yung I-core natin na ginamit. So magpa-practice din ng drawing ngayon mga kaibigan. Walang ruler. So ito po yung temporarily I-core natin kasi flat yung I-core natin. Hindi naman yung mga layhayayan. Sinampay ang ginamit natin. So ito siya. Ito yung sample I-core natin. So masyadong mataas. So nasa 1, 2, 4 mga isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, may ilang inches nito sa dalawa, mga 3 something inches. So ginito lang siya. So unahin natin dito maghibigan yung itong tinatawag natin na primary. Ito yung primary natin. Ay, sorry, baliktad pala. Ito yung primary ko na gamit. Ito pala yung primary natin. Ito yung primary natin maghibigan. Ayan. Ito yung primary. So yung number ng primary natin na ginamit dito is number 15. So number 15 yung primary niya. So ilang ikot bitong number 15, 15. O simula tayo dito sa taas. So ganito siya, bali 3 layers po ito siya mga kaibigan. So ganito pong setup niya. Siya. And then 3 layers po tayo. 3 layers po yan siya. Ayan, ganyan 3 layers. 3 layers po yung ginawa natin dito. So, ito na po siya. Ayan. So, sample lang po yan kaibigan ha. Ito yung I-core natin. So, ito pong unang dulo na ginawa natin. So ito po, dito tayo maglalagay ng switch natin to. Ito yung switch natin. So switch po natin dito, switch. Yan pong switch natin. So direct po itong switch natin sa DC. Ito yung battery ng plus. So bawat ikot po natin pag mapuno natin ito mga kaibigan, kasi nasa 3 lang ito, ganito lang kalagi, 3 lang yung nalagyan natin dito. So magbalot tayo, balutin natin siya ng either yung iba kasi paper, pero sa akin hindi ako gumagamit ng paper, yung mga plastic maganda. Either tarpaulin, pwede rin yung mga makapal na plastic na parang heat resistant siya, okay yun siya, pwede yun gamitin natin. So ito yung setup niya, bali 3 layers siya, every layer balutin natin, saka isa, dalawa, tatlo, yun tatlo siya. Then dito siya mag-i-end, ito yung direct sa switch. At itong pang taas naman, dito tayo maglagay ng tinatawag natin
na platino, ito yung platino ng pangtaas. Ito yan siya. Ito yung platino natin sample. Yan, ito yung pangtaas ng platino. Yan. Yan po ang pangtaas natin na platino. And then maglagay tayo ng pangilalim na platino dito sa kabila. Ito naman yung direction negative. So, ito yung pangilalim na platino natin. Yan siya mga kaibigan. Yan yung sample natin. So, ito siya. Direct ito siya negative. So, negative DC ang lagay natin dito. So, magiging negative DC yan siya. Ito siya. So, ito yung nagawa natin. Una, gumawa tayo ng primary, which is primary ito siya. Number 15. Ito yung sulat natin dito. Number 15, primary. Primary. Three layers. Yan po siya, three layers po yan. So, direct na tayo dito kaibigan sa secondary. So, ito siya. Mula dito, dito ito yung ground. Then, yan. Tatlong layer yan. So, switch natin dito. Ito yung primary natin. So, ngayon direct tayo sa secondary. Ito yung secondary natin. Ano bang number ginamit natin sa secondary? Actually, yung number na ginamit ko dito sa secondary is number 25. Kasi maliit lang ito. Maliit tayo. Ito puro pang tilapia to. So, number 25 ang ginamit natin. So, number 25. Nag-iko tayo dito. Yung number... Sorry. Number 25. Ilang layer yung number 25 natin. So, ito siya. Dito tayo nagsimula. Sa taas din. Nag-iikot tayo dito ng isa. Anong itong unang dulo na itong unang ikot. Then, nag-iikot naman tayo pangalawa. Ito po siya, pangalawang ikot. Nag-iikot naman tayo pangatlo. Pangatlong ikot po yan. Nag-iikot tayo pang-apat. Ito na po siya. So, 4 layers po siya. 4 layers. 4 layers po ang ano natin yung number 25. 4 layers yung number 25. So, mayroon tayo dito joint. Nagdagdag tayo dito. Tawag dito is joint. Nagdagdag tayo ng number 26. So, ilang layer number 26 natin dito ay nag-joint, kaibigan. Nagdagdag tayo dito. Dito. Nagdagdag tayo dyan ng isang layer, one layer lang. One layer lang po yung ano natin, yung number 26. So, yung unang dulo natin, kagaya nito, ito po siya. Pwede kung rakarad kayo or net dito, pwede ito yung net. Depende rin sa setup nyo. Kung gusto nyo init, kung gusto nyo rin walang net, yung rad lang lahat. Pwede din rad lang lahat. Wala mang problema kung rad. Pero make it sure mahaba yung rad mo. Mas maganda yung mahaba. Mas refer ko yung mahaba yung metal nyo sa dolo. Mas refer ako doon. Ito yung net natin isa. Yan. So, ito po yung setup natin kaibigan. No? So, ulitin natin yung secondary. Ito po is secondary. Ito siya. Secondary po yan siya. Secondary. So, ito siya is primary. Ito yung secondary. So, ito siya. Ang tawag dito is DC. Basta DC kasi mostly secondary yan. DC rewind. Ay sorry. DC pala ito. Yeah, DC ito siya. Ito naman is EC natin. EC ang tawag dito. Kasi secondary yan. So, ito yung EC natin.
So paano tayo magkabit ng mga kapasitor? Kasi ang ginamit natin dito ngayon, kaibigan, ito siya. Hindi pa natin na-set up. Pero i-share ko na rin kung paano ito i-set up. So ito siya. Is apat na kapasitor ang ginamit natin dito. 4 kapasitor ng electric fan. Fan kapasitor. 450 na siya. Mali 450 microfarads. Mali apat yun siya. Isa, dua, apat. So lahat ng magkabilaan, kuliktahin na natin ito. Gaya nito. Doon din sa kabila, kuliktahin din natin. So example, ito ang line niya. Ito sa kabila na line. Paging yan yung setup niya. So 450 voltage and then 1.5 microfarads. Pwede yan 1.5, 1.8. Depende sa setup niyo. Kasi ito iba-iba naman yung microfarads nito. Mayroon dito na 1.8. Mayroon dito 1.5. Mayroon dito 1.6. So iba-iba naman. Ang tawag dito is boost up sa DC. So ang unang dulo nito, dito natin ilagay, kaibigan. Pero before natin ilagay dito, mayroon tayong additional kasi ito siya. Bali, apat na electric fan na kapasitor ginamit natin. So, ang gagawin natin dito ngayon, nagdagdag tayo dito ng mylar isa. Kasi bakit kailangan natin may mylar? Para malalakas kunti yung voltahe niya na, no? Yung magbublo talaga yung apoy niya sa DC. Kasi pag mataas yung current niya, mas mataas yung output voltage niya ipalabas. So ito po siya. Yan, ito. Ito ano po siya. So dito na siya ilagay natin, mylar. Magdagdag dito yung isa dito, mylar. Ito po is mylar. Mylar. Mylar capacitor. So iyan na pong connection niya, diyan. So ang isang dulo nito, yung na-collect natin sa magkabilaan, dito natin ilagay sa right side, sa positive side. Ito sa DC. Dito natin sa DC plus natin ilagay dito sa pangtaas. Na diyan ang function niya. At saka yung isa naman dito sa kabila, yung pan capacitor na apat at saka mylar po natin, dito po natin ilagay sa negative naman. Direct dito sa negative, mga kaibigan. Yan, dito yan siya. Yan. So, yan pong setup natin. So, ito po yung proper setup. So, bakit ito na ang ginagamit ko, yung mostly capacitor. At hindi ako gumagamit ng condenser for my own ideas. Sa discovery ko, kasi mostly umiinit yung condenser, kasi mostly yung problem is nag-ground siya, kasi nag-ano siya mag-magnet din yun siya. Ma-observeran nyo yun pag mag-spark, mag-magnet din siya. Minsan dumidikit yung rewind niya sa loob, kasi may parang paper rewind siya, dumidikit minsan, nasusunog, kaya minsan umiinit yung platino. Isa yung problema natin. Kaya mas advisable ako na dito or microwave capacitor. Actually marami kong capacitor na doon, ng round capacitor, yung meron tayong maraming electric fan, meron tayong washing machine capacitor, at meron din tayong microwave. Nakabili ako ng microwave kanina, 3 piraso yun. Sa buti bakal ako bumili. Naganap ako sa part of South Cotabato, sa Bugtong Bukid. May malaki kasing ano doon, dalawa yung pinuntahan ko. So doon ako nakakuha ng microwave. Nagukay-ukay ako doon, parang nagbubuti bakal tayo. So ito, mga kaibigan, ito yung setup natin sa small. Ito siya is a battery size, no? Battery size natin na Fistaner. Yan, battery size po yan siya. Battery size na Fistaner natin. So ito yung setup natin. Pero kung hindi mo siya lagyan ng boost up, kagaya sa akin, nagagamit ako ng boost up like ganito, mylar capacitor,
ito yung push up ko sa easy, kasi may easy tayo, may DC tayo. Pag battery drive yun siya, DC yung tawag doon, pero yung sa dulo niya easy na yan siya. So kahit mga ilaw natin na pang easy, pwede natin ito iligay dito, mag-iilaw yan. Kaya mayroon akong boost up dito kung gusto natin yung current na matibay talaga, yung nag-spark siya ng puti or blue yung sa dulo niya. So ito ang nilagay ko. Pwede tayo mag-upgrade dito na sa 8, 6, 4, okay na yun, 4. Yung sa ginamit ko kasi 4, yung binigay natin sa Davao City, sa Digos, 4 din yun siya. Yung sa akin doon, meron din ako nito, pero ang sa akin I think nasa 8 siguro yun. Pero hindi man magano, pareho lang apoy nila lumalabas, malakas din. Basta pang tilapia. Ito yung magiging setup niya dito, yung isang dulo dito sa kabila na rad, sa isang rad at saka sa isang rad yung pag setup. So magiging ganito yung kaibigan, yung setup natin. Ito siya. Yung isang ganito, Mylar, apat na Mylar, ito sample. Apat na Mylar. Ayan. Yan po siya, is 4 na Mylar po, sample siya. Ito yung wiring, ito yung dulo niya. So ang isang dulo nito, mga kaibigan, dito siya nakalagay sa kabila. Yan, yung isang dulo nito, dito naman nakalagay sa kabila. Kaya pag spark mo ito sa dalawa, yung apoy nito is blue, hindi blue puti. So malakas yan siya. Ito mag-boost up ng kurente dito sa AC natin. Yun ang lamang pag mayroong boost up capacitor. So nagsubok din ako noon, ginamit ko yung condenser, okay man, pero mas refer pa rin ako dito sa Mylar. Maganda ang Mylar i-boost up sa AC. So yun ang pinakamaganda. So i-share ko ito, kaibigan, ulitin natin kasi ito yung DC niya direct sa battery. Ito po yung unang dulo natin, yung unang dulo ng rewinds ang number 15. Ito po yung silbi sa taas natin dito. Ito siya, oh. Itong unang dulo, ito yung pangalawang dulo niya. Ito yung EC natin. Number 15 ito, unang rewind. Huling rewind natin ito. So, ang unang rewind natin, dito natin ilalagay, kagaya nito, ilalagay natin dito sa pangtaas. Yan, pangtaas natin na... Pero actually, pwede man baliktaran, wala mang problema. Kung itong gamitin mo pang baba, wala mang problema. Kasi yung setup natin, kahit baliktarin mo yung battery dito, pwede. Itong setup, basta ganito lang yung gamitin natin, mga kapasitor, hindi yung condenser. Mostly sa condenser kasi dumidikit yun, nagapilit ba, umiinit siya. Kaya hindi siya mano, yung sigilag ana, masusunog yung platinum minsan. Mainit masyado, kaya ito yung refer ko talaga na magandang setup talaga. Make it sure nga, imatching mo rin yung kapasitor mo, baka iba yung setup ng dito, hindi niya kaya yung ibang kapasitor kasi sinubukan ko, nagda-drop siya. Kaya kailangan hanapan mo siya ng matching ng voltahe niya na ibigay niya dito sa DC natin. Kasi yan naman talaga magtutos up, going to easy. Kaya ganun yan sa mga kaibigan. Ang itong pangtaas, dire-dire sa pangtaas na platino, kagaya nito. Yan, dito pangtaas. Yung pangtaas natin, direct dito sa pangtaas na platino. So, normally, yung negative natin, sa panglalim niya na platino, automatic na yan siya. So, yung kapasitor natin kagaya nito, ito na po yung setup natin. Madali lang po yan sundan, makaibigan. So, itong ginawa natin, maliit lang ito siya, pero 100% ito matibay ito sa panghuli ng isda talaga. Hindi ka lugi dito. Kahit maliit lang siya, pero maganda yung performance niya sa ang outcome nito. Kahit nga sa ilaw, sa halogen, ang malakas yung ilaw nito. Tested yan. At saka sinubok na natin ito, makita mo yung sa video natin, yung white, yung battery size. Ito na po siya, yung white yung color niya. Pero binbalot ko yan kanina, yung yellow. Inilagyan natin ng karton na yellow. At saka binalot ng yung tinatawag natin ano, yung pang tubig ba, yung water na plastic. Mineral water din, ginhinang natin siya sa ano, gasol. Kaya na-press yan siya. Mawa na-press na sobra. And then yung sa gilid natin, yung kagaya nito, nakabalot na rin yan siya ng kagaya nito. Nakabalot na siya ng ano, yung tinatawag natin na bulkasil. Nakabulkasil na yan. Para safe yan sa mga pagtubig talaga. Safety, walang ground. At saka hindi masisira ito.
basta-basta sa tubig kahit ilublob natin, hindi mapasokan ng tubig. So yun lang mga kaibigan, shout out na lang, ito lang yung share natin. So peace be with you na lang din sa mga kaibigan natin. Actually hindi man ako good, hindi man tayo magaling kagaya ng mga iba na magaling talaga magawa nito, mag-share, mag-explain. So for my own ideas kag nagawa talaga ng actual na makita nyo naman yung apoy niya, yung outcome ng gawa natin. So it means to say totoo talaga itong ginawa natin kahit hindi man ito sobrang lakas kagaya ng nagawa ng iba. So I think ma-appreciate nyo rin kahit ganito lang. So once again, salamat and good evening. Peace be with you na lang tayo. Peace be with you.